Hi, magandang araw sa inyo lahat. Bali, meron tayong bagong project. So, sinend sa akin ng kliyente. Ang sabi nila, gusto nila daw magpa-coat ng island counter bar. So, bali, ngayon ko lang nakarinig ng ganun. Pero, nag-search ako sa Pinterest. Bali, meron nga siya. And meron sila din sinend na images na gusto nila mangyari dun sa design. So, hindi naman ako makapag-coat kasi walang design. So, binigyan nila ako ng measurement. So, sige, i-design natin. Plus, pwede ko naman i-record. So, i-share ko na lang din sa inyo yung process ng pag-design. Ito yung sinend nila na design. So, dito sa isa, medyo mahaba siya. Pero malapad siya. Tapos yung sink niya nasa gilid. Tapos dito siguro kakain yung gagamit. Yung isa naman sinend nila nasa gitna yung sink. Tapos meron siyang tatlong stool. Ang request nila, gusto nila nasa gitna. So siguro dito tayo medyo magpo-focus sa design na to. So open na natin yung SketchUp. So, ito na. Naka-open na yung SketchUp. Di-delete natin si Kuya. Pasensya na, Kuya. Delete kita. Yan. So, lalagay muna natin dito yung reference natin para meron tayong pagkokopyan. So, as sa mga tutorial ko dati, gagamit tayo ng sa watermark niya. Pipili tayo ng style. Tapos, gamitin natin tong edit. Then, watermark. Display watermark. Open lang natin. Browse natin kung saan siya nakasave. So, nakasave siya sa download. Ito yung isa. Gusto ko nasa taas to. Yan. Tapos, image. Blend natin. Gusto ko kitang-kita ko siya. Next. Tapos, position in the screen. Gusto ko nandun siya sa taas. Gusto ko malaki siya ng kaunti. Sobrang laki. Yan. Finish. Tapos, isa pa. Okay natin, baka may makuha tayong ano dito. Sabi naman ng client, bahala daw ako mag-design kung anong maganda. Pero, bibigay lang nila yung measurement na gusto nilang mangyari. So, next. Ganun din po. Gusto ko naman dito sa baba. Tapos, kailang konti. Sobrang laki. Wala na natira sa screen. Ganun talaga. Okay. Finish. Establish po natin yung measurement. Tapos, create tayo ng basic shape. Sundan nyo lang po ako. So, okay. Ang gusto ng client is, ang measurement niya is 60 inches. So, tapos, ang lapad niya, I think, kung sa standard tayo 60 cm para dun sa counter or solid surface na sukat, ganito siya. But since malaki siya, so basta sinabi lang sa akin yung height eh. So sige, subukan natin dito. So gawa muna tayong basic shape natin. So, ang height niya is, ang sabi nila is 40. So, palitan natin yung ano natin, yung unit natin. So, fractional 116. Yan, so, natin 40. So, ganito siya kalaki, 40. Gawin natin 36, sana malaki. Yan. 36. So, double click natin to. Gawin natin component. Then, kung titignan ko tong area na to. So, bali, ito yung magiging ano niya, magiging harap niya. Ito yung sa harap nung nagluluto.
gumagamit ng kitchen. Dito yun sa harap nung kumakain. So, sige. Bali, ganyan siya. So, kung 60 or 5 feet sa ganitong design, parang maliit siya kasi meron pa ditong dalawang portion. So, siguro pwede rito 6 feet. Confirm natin sa kliyente. So, gawin natin 6 feet to. Confirm na lang natin later. So, edit natin box na to. Tapos, yan, batakin natin hanggang 6 feet. Yan, so, I think, etong portion na to is, kung titignan ko siya, is siguro, asa 14. 14? Gawa tayong bagong ano niya. Yan. So, 14. So, I think kung ako didiskarte nito para madali i-deliver, isang part to, isang part tong nasa gitna, isang part din to. Tapos yung top niya nakahiwalay. Para hindi ko siya di-deliver na isang buo. Kasi yung pakahirap kaya nun mag-deliver ng ganyan. Minsan hindi pa kakasya sa sakyan. Tapos kung kumasya nga sa sakyan, hindi naman kakasya sa pintuan. So, mas magandang diskarte, mas professional pati kapag nag-deliver. Kasi minsan puro mapasok nyo nga, puro gas-gas naman na. Pero kung nakahiwalay yan, dali nyo lang yan dyan, tapos combine nyo, screw nyo. So, mas madali. So, since pareho siya, so ang plano dito is i-clone na lang siya pa dito sa kabila para maganda. Mas makasave tayo ng oras. So, may component. May doble natin i-name yan. So, this one, alam nyo naman ang shortcut nyan, diba? Hold yung control, release. Yan, so na-clone mo na siya yung component. Basta, ganun, component, gaganun niya siya. Maku-clone siya. Plus, so since nakaharap tayo sa red axis, i-right-click natin siya, i-flip natin siya sa red axis. So, kung ano yung changes natin dito, naka-flip siya sa nang maayos. So, yan. So, since ito yung harap natin. So, kung titignan nyo, medyo nakalubog yun dun sa portion na yun. So, yung unang box natin, pwede na natin i-edit ng mas maliit siya. Dito siya nag... Yan. So, ito pwede natin bawasan na let's say 8 inches. Mukhang okay na yung 8 inches. Pero kung titignan natin, maliit yung table natin kasi nakabase lang tayo dun sa standard size ng ano natin, solid state natin, solid state surface or granite. So 60 kasi yung ano standard niya. So pwede natin tong mag-add tayo. So ang hirap nun is magdudugtong pa. Pero mamaya na natin yung problemahin. So problemahin muna natin yung establish muna natin yung measurement tsaka yung shape niya. So 15 yung natira dito. Yan. So dito is anong measurement dito. So 23. So kung ako ang didiskarte nito, gagawin ko tong 30. Since ang diskarte naman dito solid surface, pwede naman natin pagdikitin yon sa granite. Mahirap na ano yan, mahirap na project yan. Pero dito is ang diskarte is solid state, ano, solid surface. Gawin natin 30 to. So from here add tayo 30 yan. Tapos add natin, i-modify natin to. Since clone yun nandito, automatic yan, magagaano na rin natin, mamomodify natin. Tapos this one is modify natin dito. Yan. So delete natin yung
delete natin muna tong mga sagabal. So measurement, hindi muna natin yung kailangan. Delete din natin yung guides. So dito, since kung titignan ko siya, hindi siya proportion. Plus, kung maglalagay ako ng stool dito, parang ang sikip na ito sa tatlo. So, pwede natin bawasan tong portion na to. This one is 14. Pwede natin gawin tong 12. So 12. So, kung titignan nyo, yung changes niya, halos magkaparehas dun sa kabila. So, kung papasok to, ganyan siya. Kung papalabas nyo yung edit, papalabas siya. Kasi, pinlip natin siya sa red axis kanina. So, balik natin. So, bawas. Tapos, hingi tayo ng konting space dito. Bali, yan na siya. Tapos, here. Ito na siya. Yan. Tapos, ang counter natin, supposed to be is ang target ng counter natin is what? 30, di ba? So let's say 3/4. So ito yung counter natin. Oops, sorry. And component. So ito yung counter natin. Pwede natin siyang so this one pwede natin ilabas ng konti, let's say 2 inches. Tapos din dito pwede natin ilabas ng konti, I think 1 inches pwede na dito para maganda. Labas din natin ng 1 inches, tapos labas din natin ng 1 inches dito. So bali magiging ganito siya. So naka overlap siya dun sa design natin. So edit natin siya para dito siya magtapos. Tapos yung nasa gitna rin, edit din natin siya. Yan, para hindi siya nag-overlap. So na-target na natin yung measurement tsaka shape. So i-detail design na natin siya. Simulan natin dito. So since mahirap siya, mas magandang gawin natin, i-hide natin yung ibang ano, ibang component. So pwede natin gawin yan dito, component edit, hide rest of model. So ayan, so diyan tayo magpo-focus. So kung gusto mo pa is mawala rin to, pwede pumunta ka pa rin sa view, component edit, hide similar component. So dito lang tayo naka-focus ngayon. So kung titignan natin yung design, bali meron siyang what you call this one, face frame. So ang request ng kliyente, ayaw niya nung may mga moldings na nakano, gusto lang niya is plain lang. So baka hindi na natin gamitin tong face frame style, so gawin lang natin na frame ano, frameless. So pwede natin gawin is right click natin to group. Yan. So, gawa tayo ng plywood parts na natin. So, pwede na natin delete tong part na to. Yan. So, paano ang gagawin natin dito is para mas matibay siya. So isipin din natin yung parts natin. Since nandito naman sa taas na to, matatakpan naman siya. Pwede na natin diskartehan tong part na to ng mas less gamit ng material siya. So mas tipid ng kaunti pero matibay pa rin siya. So ito isang plywood to. Yung component. So pwede natin gawin is lagyan lang natin ito ng 2 inches dito. Tapos pwedeng lagyan lang natin dito. So ganito kasi kami mag ano, mag
mag-assemble, nilalagyan namin talaga ng brace dyan para mas matibay. Plus, pwede rin yan, kapag nilagyan ng moldings dito, matatakpan yan. So, maglagay ka ng 2 inches moldings dito, mawawala na yan. So, dito, ang diskarte namin dito para tipid sa materials pero matibay siya. So, gumagamit ka ng 4 inches dito, minsan sa ganitong kaliit, pwede nang retas, ano yan, yung pinagputulan natin, yung mga tira, o retaso. So, meron dito, 16. So, may component, clone natin dito. So, kung titignan nyo, pagka chinek nyo, bali ganyan siya. Ganyan ang mangyayari sa kanya. So, since component to clone to, ganun na rin yung nangyayari dito sa kabila. Kung titignan nyo. Makasave tayo ng oras, plus nakapag-focus tayo dito sa portion na to na hindi masyadong naguguluhan. Yan. Then, ang pwede natin gawin is establish yung backing niya. So, sa backing niya, pwede natin gawin is i-move lang to ng 1/2 or 0.5. Tapos, dito, mag-move din tayo ng bawas tayo dito ng par, ano niya, 0.5. Tapos, i-move natin tong brace niya ng 0.5 din. Yan, pag na-move nyo yung 0.5 na yan, gagawa tayo ng backing. Ang nakasanayan ko na mas madali, gagawa muna ako dito ng, kuklose ko muna to ng bagong elements. So kung 0.5 yung lalagay natin, so yan, 0.5 siya. Since dito sa atin, hindi naman 0.5 yung mga plywood, parang 3/8 lang eh. So, 3/8. So, may component ko siya. Tapos, lagay ko siya rito. Yan. 3/8. Tapos, pwede natin siya nakabaon. So, paano pagbaon niya? Double click natin to. Tapos, pwede magbaon tayo ng 1/4 dito. This one, 1/4. Lagpas natin to ng 0.25. Yan. So, lagpas na siya ng 0.25. Labas tayo ng kaunti sa component natin. So, ito na mangyayari. So, maraming way para magawa ng kanal. Pero, pwede natin select dito. Tapos, gawa natin rekta, tapos i-push-pull natin. Pero may isa pang technique na pwede natin gamitin. I-select nyo lang itong backing nyo. Plus, gamit kayo na itong trim sa solid tool. Then, select nyo lang to. Then, select nyo to. So, kapag hinide ko itong isang to, kikita nyo may kanal na. So, isa rin yun sa pwede nyo gawin. Yan. So, makasave kayo ng oras. Yan. Since meron na siya ngayon, dito kung check natin, meron siyang shelf sa gitna. So, pwede yan. Madali lang yan. Double click natin to. Select natin to. Pwede natin i-clone to sa gitna. Yan. So, na-clone na natin. Yan. So, meron na tayo ngayong island dyan. So, ginagawa namin, pwede natin lagyan dito ng pwede tayo maglagay ng ano dito, ng brace. So, let's say 2 inches. Ang kagandahan dito sa brace na to, kung gusto nyo ng may moldings, pwede nyo siyang takpan. At least meron ng pagkakapitan. Kasi kapag ka moldings kasi, let's say cornice style, wala silang pagkakapitan. At least kung meron ganyan,
May baril ka na lang ng baril. So dito, since ito yung dito yung sink sa gitna, pwede tayo maglagay ng sink full drawer dito na pwede natin i-maximize yung space niya, plus drawer dito sa baba na pwede lagyan ng mga plato. And then dito sa may baba, pwede natin lagyan siguro ng kutsara. And then dito sa may taas, yung lalagyan ng mga soap and ano niya. So una natin gagawin, focus muna tayo dito. So since lagi may nakatayo dito, ang maganda talaga dito is meron siyang kick toe. Yung kick toe na tinatawag is yung pwedeng pumasok yung paa natin para mas makamove forward tayo na mas ano. So standard yun sa mga cabinet, lalo-lalo na sa wardrobe, sa kitchen, para hindi sasabit yung paa nyo dyan pagka ano. So isa yung 2 inches or 4 inches. Yan. 4x4 yung ginawa ko. So yan. So kapag ka ginagamit ng tao to, pwede niya may pasok yung ano niya dito. Yung sapatos niya, yung toe niya. So hindi mas nakaka-stress. Kasi kapag ka tatama dito yung sapatos mo at may kukunin ka, mas limited yung ano mo, yung reach mo. So mas nakaka-stress yun, nakakapagod. So tuloy natin, bali eto na yung portion na dito yung sink, tapos dito tayo maglalagay ng drawer natin. Siguro hatiin natin sa tatlo to. Dito gusto ko sana maglagay dito ng ano, ng storage or shelf o ano man. Kaso ayaw na ng kliyente, baka dagdag ano pa. Dagdag cost pa ng ano, ng amount ng. Okay, simulan natin i-locate yung sink. So, kunin natin yung center nito. From here, mag-snap yan sa middle. Yun yung middle niya. So, siguro ang sink is, siguro 30 inches yung, ano, yung sink. So, let's say 15 plus 15 dito. Yan, so, check natin ilang ano to. So 46. So mahaba-haba siyang drawer kung tutusin. So let's say i-cut natin to. So di ko alam yung standard ng sink, pero pwede naman natin i-edit to ng ano. So let's say 16. So double click natin. Pwede tayo maggawa dito ng yan, rectangle. Tapos select natin cut. Tapos punta tayo dito, edit. Then pasa natin. So yan, so meron tayong lalagyan na ng sink. So kung makikita nyo, tatama dito yung, so pwede natin lagyan dito ng ano, offset niya. So let's say lagyan natin 2 inches dito or 3 inches. Aliyan siya. Delete natin tong extra line na yan. So bali ito yung lalagyanan natin ng sink. Tapos meron tayong brace dito. Tatamaan siya pero okay lang yun kasi ikakat naman natin yan para ipasok dyan yung sink. Let's say ang sink natin is hindi natawag tayo under sink eh. So i-try natin. So let's say ito yung sink. Yan, bali ganyan yung sink natin.
So, bali kung ganito yung sink, pwede natin gawin is mag-create tayo ng drawer niya dito. So, pwede natin, let's say from here, pwede tayo mag-create ng drawer niya ng, let's say 7. So, 7 inches dito. So, delete natin tong ibang lines na to. Guidelines. Oops. Yan. So, dito siya. Then, yung pangalawang, ano niya, yung lalagyanan natin ng mga spoon, fork, o ano, pwede natin siyang gawin 6 inches. Tapos, from here, diretso na dito. So, lagyan lang natin ng allowance dito ng 0.25. Tapos, allowance lang din dito ng 0.25. So, bali, ito yung magiging, ano natin, magiging drawer natin. So, from here, establish natin yung drawer. So, ito yung unang drawer. Tapos, pwede natin lagyan 16 inches. Yan, tapos, make group. Tapos, yung isa po, pwede tayong gumawa ng isa pa. Yan. So, 16 inches din. So, 16. Bali, yan siya. Tapos, from here, din tayo dito ng 16. So, may component. So, naka-component na po siya. So, hide natin to. Hide. Para makita natin yung ginagawa natin. So, hide din natin to. So, hide. So, bali, eto siya. So, pwede natin i-hide to. Hide. So, pwede tayo gumawa dito ng let's say 7. Tapos, 7 din dito. 7. Tapos, yan, so, pwede natin gawin ganito. Copy natin tong guide natin. Edit, cut, cut, tapos, place natin dito. Paste in place, yan, so, bali, group natin to. Group. Tapos, gawa tayo dito ng box. May component. Tapos, clone natin dito sa kabila. Tapos, delete natin to. So, bali, ito yung mangyayari sa kanya. Plus, gawin natin ganito. So, gawin natin 11, 16 na kapal. Double click. May component. Usog natin ng 11, 16.
So, bali yun mangyayari sa kanya. So, kapag hinila yung drawer, ito yung mangyayari. Yan. So, may pwede natin gawan to ng lalagyanan ng mga soap, lalagyanan ng kung ano-ano, basta paldinis, panghugas ng pinggan or something, lalagyanan ng detergent or something. So, continue natin yung design natin. So, dito, pwede natin to gawin ba, ano, drawer box. So, group. And 16. Close natin to. Delete natin to. Tapos, gawa tayo dito. So, ang kagandahan dito sa SketchUp, actually, kapag na-design mo na yung SketchUp mo, pwede mo na siyang generate yung cut list mo, putulin mo na lang siya, tapos assemblein mo. Without worrying yung mga kung ano-anong sukat pa. So, kung nakasync yung metro nyo sa ano nyo, sa units nyo, ang chance niyan, kung maganda yung pagkaputol, hindi kayo maliligaw kapag sa final ano na, final measurement na, yung finish measurement na. So, gagawa ko ng tutorial kung paano i-sync yung tape measure nyo na ginagamit dito sa SketchUp para nakasync siya sa sukat nyo. So, bali ganyan siya. So, yun yung mangyayari. So, meron storage dito. So, pagkahinila yung ano niya. Bali. Yan siya. May mali pala ako. Hindi ko nabawasan ng half inch yun dito. Madali lang yan. So, kuha kayo dito. 0.5. Yan. Tapos, itulak nyo rin tong kabila ng 0.5. Yan, so 0.5. Yan, so may half inch na tayong pwede paglagyan. So, ang design nito is nakapasok yung drawer sa loob. So, pwede natin itong bawasan ng 1-8. So, or 1/8. So, 1/8 din dito sa dulo. 1/8 dito. 1/8. 1/8 dito. So, bali ganyan siya. Tapos, dito naman, yung drawer na to. Ito yung lalagyanan ng cutlery natin. So, pwede natin gawin is, group muna natin to. Group. Tapos, check natin muna. Yan. So, isang plywood parts to. So, pwede is so, pwede natin gawin is this one plywood muna to. Yan. So, may component. Tapos, from here, select mo yung gawa ka ng terms mo. May component. Tapos, i-clone natin sa kabila. So, yan, na-clone na. So, i-move natin ng half inch para sa drawer slide natin. 0.5. Tapos
dito rin 0.5 0.5, tapos from here to here make component. So bali siya. So nagtatanong paano gumawa ng drawer, so paano lagyan to ng backing. So ganito lang yan. So since naka ano na tayo, nasa loob na tayo ng component niya, pwede nyo bawasan to ng 0.5 0.5. Yan. So ito yung backing, dito nyo isusuot yung one port na backing niya. So ang ginagawa kong style is gagawa ko dito ng yan. So gagawa ko ng 1 port. Gagawin ko 1 port yan. 0.25. Then gagawin ko siyang component. Yan. Tapos ididikit ko siya dito. Yan. Tapos i double click ko. Aga-add ako ng 0.25 dito. Tapos 0.25 din dito. Then 0.25 din dito. So mangyayari niyan is parang babaon siya dun sa plywood paikot. Then para mas madali, click ko tong trim, select diyan, select ko to, and then select this one. So pagka hinight ko tong backing niya, mangyayari niyan is nakakanal na doon. So ganun ang paggawa ng drawer. Then meron tayo dito ng box, bawasan natin ng konti ito ng 1, tapos bawasan natin ng point. So from here group natin, tapos create tayo dito yan, tapos 1116 make component. Then clone natin siya sa kabila. Ayan. So pwede na natin delete tong guide box natin. And then pwede natin i-move to ng 0.5 0.5, tapos 0.5 din dito, 0.5, tapos from here plywood nyo. Tapos 0.5 din dito, 0.5 a component. Then gawin na natin yung backing. Yan. Tapos gawin natin siya 1 port, 0.25 or 1 port. Tapos select all, make component, move natin to dito. Yan. Then modify natin to, ibabaon natin to para magkaroon ng kanal. 0.25, then 0.25 0.25. So bali ito siya, select, then trim this one. So bali ito siya. So 1-8 1-8 1-8.
file, save. So, tapos na tayo sa pag-design. So, linisin na lang natin. Delete guides. Tapos, from here, nag-hide ako. Edit, unhide all. Tapos, from here, nag-hide ulit tayo. Unhide all. So, bali, ito yung itsura niya. So, ito yung sink niya. Ito yung drawer niya. So, pwede natin ito paglaruan pa. Edit, view, component, hide res. So, yan, pwede tayo mag-focus dito. So, pwede natin siyang, let's say, lalagyan na ng mga tinidor, kutsara. So, gawa tayo dito. So, dito is, let's say 3. Yan, 3. Then, dito, gawa tayo 0.5. Yan. So, from here, make component. Tapos, i-duplicate natin. Oh, mali ito ah. Ulitin natin. Parang may mali. So, from here to here. Then, 0.5. Yan, so tama. Then, make component. Tapos, clone natin siya rito. So, clone. Tapos, hold mo yung control. So, gusto natin siya magkaroon ng marami siyang duplicate. So, hit natin yung slash or backslash. Let's say 20. Yan. Slash uli kung ayaw nyo yan. 15. Slash uli. 14. Slash uli. 12. Yan. Gusto ko yung 12. So, papano yan kung gusto mo to ng natatanggal siya. So, pwede natin gawa ng kanal dito or kung meron kayong dito stock na blade. Pwede yun. So, double click nyo yung isa dyan. Lagay tayo 0.5, 0.25. So, 0.25 din sa kabila. Since clone siya, lahat sila mag-a-adjust din. So, yan. So, kung titignan nyo sa x-ray, lagpas siya ng tig 0.5 both side. So, ang pwede natin gawin is, select natin to. Select natin lahat. Try natin select lahat. Kung gagana siya. So, mali ko pala is, hindi na kailangan to. Hindi na kailangan to. So, this one, 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 this one. So, trim. Oh. 2 lang. So, kailangan natin manumunuin. Trim dito. Trim din dito. Eto. Trim dito. Trim dito. So, hindi ko na yung tatapusin. So, nakikuha nyo na yung ano kasi mahaba yung video natin. So, kung check nyo, ito na yung island. I think kasha dito yung hanggang tatlong stool kung hindi man makain sa espasyo yung design nyo. Or dalawa. Siguro dalawa mas maganda dito. So, x-ray natin. So, bali, ito yung nagawa natin. So, kikita natin doon yung lalagyan na ng spoon. Tapos, lalagyan na ng soap sa undersink na cabinet. Plus, lalagyan na ng kung ano, pinggan or something. So, maraming salamat po sa pagsama nyo sa pag-design ko. Magandang araw ulit sa inyo lahat.